Nakakilala ako sa Panginoon sometime in 1979 through literatures. Pero napunta ako at nag-join ako sa isang church dahil yun ang pinakamalapit sa amin kasi wala naman akong guidance. At may mga kakilala ako ron, kaya doon ako nag-join. Eh dahil talagang yung buhay na pinanggalingan ko, talagang napakadilim. Excited na excited ako dito sa aking bagong buhay, sa newfound faith. Dahil talagang nakita ko yung katotohanan ng pagbabago ng Panginoon sa akin. Nawalan ako ng interest, nawalan ako ng appetite sa barkada, sa drugs, sa alcohol. Dahil excited ako rin sa newfound faith ko, dahil saka doon sa church eh. Talagang naging very active ako ron. Sumali ako sa lahat ng pwede kong salihan, from choir, doon sa pagtuturo ng Sunday school sa mga bata. Member ako, in fact, ng young people. Member din ako ng young men's group. Talagang pag tinanggap ako, kasama ako ron. Kaya lang, yung pagsali kong yun, yun pa ang naging threat sa pananampalataya ko. Kasi nakita ko yung buhay ng mga tao. Parang sabi ko, bakit ako nagbago, bakit itong mga ito yung buhay nila, yung ugali nila, parang yun yung mga ugaling pinanggalingan ko. Kaya na-threatened ako ngayon, hindi ko alam, totoo ba itong Christianity? Sabi sa akin ng professor, kasi nasa college ako noon, sabi ng professor ko sa psychological lang daw yung nangyari sa akin. Kaya lalo ako nataranta kasi wala naman akong guidance. It was then that somebody gave me a book by Walter Chantry, Today's Gospel. May kaibigan kasi ako sa college, sa IBCF. Binigyan ako ng book doon. At yun ang nakapagpaliwanag sa akin kung ano ang tunay na gospel, kung ano yung totoong conversion. Hindi pala lahat ng mag-confess ka lang, ng magpasukin si Kristo sa puso, itong mga uso ngayon Kristiyano ka na. Doon ko nakita ang katotohanan. So, instead na iwanan ko yung church, I tried na maging influence ako ron kapag ka merong opportunity to preach, nagpe-preach ako. Pero hindi lang sa dumami yung mga galit sa akin, pati yung pastor, ganun din. Parang siguro dahil passion of youth, masyado ako naging agresibo. Pero hindi pa rin nakapagpabago sa church. At dumating yung pagkakataon na nahati yung church between the two pastors dahil sa issues of immorality and wrong doctrine. Sumama ako dun sa humiwalay kasi sabi ko baka ito yung chance na mag-start kami ng isang fresh start. Ma-introduce ko lahat yung mga gusto kong ma-introduce sa kanila. Kasi after nung mabasa ko Walter Chantry, I started reading reform books. Dahil yung nagbigay sa akin ng book na yun, taga CRBC, nagpunta ako ron at namili ako ng namili ng mga books para basahin. Pero hindi pa ako nagtatagal sa CRBC. Umalis yung mga tao doon sa church sa pinanggalingan ko at nagpuntahan lahat sa akin. Sabi ko wala naman akong balak. I had no plan then na magtayo ng church. Naisip ng kubaw ng CRBC under the leadership of Pastor Ellis na ito ay direksyon ng Panginoon na maglagay ng isang gawain dun sa Malate. So instead of accepting me into the membership, nag-form kami ng outreach na tinawag noon na Malate Reformed Baptist Fellowship. On August of 1982, the first Sunday worship service was held in the house of then the young Rene Maramara.
And on July 1983, the group of 14, mostly young Christians, covenanted to form the Malate Reformed Baptist Church. And not long, the church recognized Pastor Rene Maramara as God's gift to the church as pastor. As soon as they were established, we began the work of spreading the gospel and making everyone know that God has established a witness in the area. Home and office Bible studies were conducted by Pastor Rene Maramara and other able members. Nilagay ako ng Panginoon bilang pastor doon sa church na yon. Nagsimula kaming isaturate yung lugar, nag-preach kami, nag-preach ako sa kalye, nag-house to house kami, nagkaroon kami ng several Bible studies, at pinagpala ng Panginoon yung gawain, nagpatuloy kami, maraming mga threats at maraming mga bagay na nagpapagulo sa amin. At yun ang ginamit ang Panginoon to strengthen us. Hanggang dumating yung pagkakataon na may mga circumstances na nagtulak sa amin na to realize na yung pangalan namin hindi nakakatulong sa aming mission. Kaya pinalitan namin from Malate Reformed Baptist Church naging Sovereign Grace Church. Hindi naging madali para sa amin yung aming sitwasyon with regards to worship place. Ang naging aming prayer meeting nga, ang prayer items namin, laging unang-unang item is about worship place, na bigyan kami ng more permanent. Dahil unang-unang nga, unstable, wala kaming appearance of permanency, nahirapan ang mga bisita namin sa palipat-lipat namin, at yung aming pera, yung aming nadidrain masyadong pondo namin sa pagbabayad. Pero nakita namin sa aming capacity, in 100 years siguro, humanly speaking, hindi namin nakikita na magkakaroon kami ng sarili naming place. So ang the list na hinihingi namin, makakita kami ng suitable place na ma-occupy namin 24/7.
na hindi na namin kailangang hakot-hakutin pa yung mga gamit. Eh, siguro nagsawa na rin kami sa kahanap. Hindi na kami naghahanap. Pray lang kami ng pray, pero hindi naman talaga kami naghahanap na kasi wala na kami talagang makita eh. Yung last na tinignan namin eh, nasa 6th floor, 60,000 a month, kami pa magpaparepair. At pagkatapos eh, lahat ng bisita, dadaan pa rin sa reception at magbibigay ng ID. At kaya sabi namin, hindi pwede ito. So, parang nagsawa na kami o naging hopeless na siguro. Ayaw lang namin aminin, hindi na kami naganap. Pero binigyan kami ng notice, siguro mga 3 Sundays na lang daw kami. At kailangan na kaming lumipat dahil ililimit na raw nila yung gamit ng kanilang properties to Catholic groups. And since hindi kami Catholic, hindi na kami pwedeng gumamit. So sabi namin, paano ito? Nagpunta kami, bumalik kami roon sa YMCA. Nakiusap kami kung pwede uli namin gamitin. Pumayag, pero limitado na yung aming access. Sa binawasan yung aming mga chairs, kaya may mga times na yung mga members, pagka marami kaming bisita, nakatayo doon sa likod. One of our members, nagaya, sabi niya, maghanap tayo. At nakita nga namin itong lugar na ito, na angkop doon sa aming panalangin, doon sa aming pangangailangan, at sa aming kakayahan. At ito nga, ito na yung aming gagamitin ngayon. Kaya you can understand yung excitement namin after 30 years, nagkaroon kami ng ganitong lugar na we can occupy 24 hours for 7 days. Nag-move kami 16 times to 11 different locations. Hindi ito isang pagrereklamo, kundi isang pasalamat sa Panginoon. Kasi nagsimula kami dun sa bahay namin, napakaliit na bahay. Nung hindi na kasya, nag-rent kami ng isang apartment, and so on and so forth. At yung apartment na yun ang last na meeting place namin na na-occupy namin 24/7. Kasi yung mga susunod, every Sunday lang namin na-occupy. At maraming problema ang dinala sa amin. Una, yung gamit namin, dala-dala namin every Sunday. May time pa na pagdating namin, nakapadlock yung isang worship place dahil nagkagulo pala yung mga board of directors nila. So, napilitan kami na mag-worship sa isang bakanteng parking lot. Pinayagan naman kami ng may-ari, pero it turned out na yung palang tabi ng garage na yon ay merong charismatic group na nag-worship with their loud instruments kami, kaya ang doon ko na i-preach yung shortest sermon ko, mga 15 minutes siguro, kasi hindi na talaga kami magkarinigan. Ang isang bagay na paulit-ulit kong ipinapaalala sa iglesia, baka in our excitement ay ma-focus ang aming attention dito sa building. Ang sabi ko sa kanila lagi, hindi ito yung blessing ng Panginoon. Ito ay means lamang para sa blessing. Ang dapat nating makita rito, gumanda yung ating atmosphere of worship, madagdagan yung ating mga ministries, malapit tayo sa isa't isa. And I warn them na kapag ka meron na tayong lugar na ganito, na kinakailangan ng gastusan, kinakailangan ng mga decisions, baka huwag sanang maging dahilan na magkaroon tayo ng mga disagreements at samaan ng loob. At nagpapasalamat kami sa Panginoon na pinag-isa talaga kami ng Panginoon. Every meetings namin talagang masaya sa pagpapasalamat sa Panginoon. We hope na gamitin talaga ito ng Panginoon para sa gawain niya, sa pagsamba at sa iba pang mga gawain.